Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa isa na namang pag-aayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, madalas ko sabihin sa inyo na hindi ko babatiin na magandang umaga dahil wala pa ako nakita ang magandang umaga sa inyo. Puro labo, puro gulo-gulo. Naghahatulan kayo. Di ba bawal sa Diyos ang maghahatulan? Diba sabi mo? Matthew 7:1. Naghahatulan-tulan kayo. Kala ko nyo malilinis kayo. Pero hindi nyo alam na sinisiyasat kayo ng Diyos mula pa nung pasimula. Mateo Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 2. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. O, hindi ba yan ang utos ng Diyos? Hatol kayo ng hatol sa kapwa nyo tao, pero pati kayo nakagawa rin ng sarili nyong kahatulan. Situloy mo ba sa? Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. O, kita nyo na, babalik sa inyo yung hatol ninyo. Dahil kayo rin ay gumagawa ng karapal sa buhay nyo noon pa hanggang ngayon. So huwag na kayo maghatul-hatulan ang sabi ng Diyos sa kanyang batas, pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Dahil ang pag-ibig sa kapwa ay pagmamalasakit sa bayan. So, magmahalan kayo, magtulungan kayo, yun din tawag na batarisan. Kung ano sila rin ninyo, ayusin ninyo sa mag-inoo at magandang proseso na pag-usap. Hindi ganyan na patalikuran. Nagagawag po kasi sa kapangyarihan at posisyon. Kaya nga, nag-agawag kayo sa posisyon ninyo. Wala naman kayo nagagawa. Noon pa, bata pa ako, wala kayo nagawa dyan sa Kongreso, Balacanian, Senado. Wala nagawa na kayusan. Sabi ko sa inyo, mabuti pa nung panahon ni Magsaysay. Kaya niyang ayusin ang problema ng bayan. Pero anong ginawa niyo kay Magsaysay? Pinatay din. Bakit? Dahil labag siya sa ginagawa niyo eh. Laban siya sa ginagawa niyo. Ayaw niya na yung ginagawa niyo ay magagawa. Kaya siya mismo ang gumagawa sa bayan para sa kapakanan ng bayan. O ba't pinatay si Magsaysay? Dahil ayaw ninyo ang kapayapaan. Ayaw nila ang katotohanan. Ayaw nila ang katotohanan na pag-ibig, pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit sa bayan. Dahil lahat ng sangay ng gobyerno ay pandaraya, maging sa palengke, maging sa tinatawag ninyong LTO. Lahat na sangay ng gobyerno ay may pandaraya. Scam kung tawagin ninyo, di ba? Alright, hindi ba bawal yung scam? Sindikato? Napakarami sangay ng gobyerno na inilagay ninyo para sa kapakanan ng bayan. Yung mga nilagay ninyo sa posisyon, tapat ba sa tungkulin? Eh, bakit nakalusot ang drugan? Bakit nakalusot ang mga sindikato? Sino may magkagawa nito? Malalaki yung mga lagay. Dahil sa pera, hindi ba sinabi ni Pablo? Basahin. Lahat ang maibigil sa salapi ay... Ayun sana. Unang Timoteo. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat. Unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 10.
Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kasi, ano ibig sabihin niyang pag-ibig sa salapi? Dahil lahat kayo nag-aan na, nagnanasa na yumaman. Kaya, lahat ng kasamaan ay umiiral. So, kayo ngayon ay nakahatulan-tulan. Samantalang kayo ay mahatulan din. Dahil ang sukat na yung panukat, doon kayo susukatin. Ay, ibig sabihin, timbangan. Mayroon kayong timbangan sa langit na dapat sukatin. Tanda nyo ha. Kung mas marami ang kasalanan mo kaysa iyong mabuti mong gawa, mahahatulang ka. Dahil ang sabi ng Biblia ay ganito ha, alin ang mas mabigat? Isang kilong bulak o isang kilong bakal? Alright, kakaunti lang yung bakal pero matimbang. Mabigat. Mabigat. Ay yung bulak. Magaang lang pero marami. Ang katapat yung bakal. So, ano ibig sabihin dito? Pare-pareho lang kayo na nakagawa ng karamihan na kasalanan. Maliliit nga lang malalaki. Inilalagay lahat ng Diyos sa katulad. Masama man mabuti. Hahatulan ng Diyos sila dyan. Tandaan nyo ha. So, sino makakalusot sa inyo sa hukuman ng langit? Sinabi ko sa inyo. Walang makakalusot. Naghahatulan-tulan kayo. Kunyari malilinis kayo. Kunyari banal kayo. Pero meron din kayong kapintasan. Hindi ba yan ang sinasabi ng Biblia? Ang magnais maging obispo ay maganda ang kanyang dinanasa. Alam niyo ibig sabihin yung obispo? Yung gusto malagay sa mataas na tungkulin ng gobyerno, obispo ang tawag dyan. Pero ginamit ng pare, obispo ang mga pare. Hindi naman sila talaga legal na obispo. Ang legal na obispo ay matataas na tungkulin sa gobyerno. Marami nang nais na maging politiko. Tandaan nyo ha. Pero yun din ang ninanasa. Pera lang, pagkakapiraan. Dahil ang pera, ayan ang mapanganib sa buhay. Hindi ba yun na sinabi ni Pablo kay Timoteo? O, sibasahin. Pangalawa Timoteo 3:1. Kaya nasa papanganib na tayo, tandaan nyo. Dahil kayo mismo, mayroon dito na kalalagayan. Ano po ba yung sa obispo? Hindi. Ay, yung sa pangalawang Timoteo 3:1. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Oh, hindi ba mapanganib na ngayon ang pinabalak ninyo? Maghiwalay na kayo, pagkatapos mag-aaway kayo ulit, magkikira kayo, magpapatayan kayo. Hindi ba yan ang plano ninyo? Palilitawan ninyo ang magaling? Ba hindi nyo alam na marami mapapahamak sa mga plano nyo? Tandaan nyo ha. Isipin nyo mabuti kung maganda yung plano nyo. Maghiwalay kayo, matapos mag-away-away kayo. O, sino mapabak? Ang mga taong bayan. So, yan ang plano nyo. Ito lang mo. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. O, see? Maibigan kayo lahat sa salapi. Kaya mapanganib na yan. Hinulanan na Diyos noong New Year pa. 2024, this year, January 1st, na magkakaroon ng gulo. O yan na, magpasimula na. Nagaganap na, sinabi ng Santa Teresita report galing sa Diyos. Inayag noong New Year pa, magkakaroon ng gulo. O yan o, maglikha na kayo ng gulo-gulo. Away-away. Wala na yung pagmamahalan na sinabi ni Kristo na kayo mag-ibigan, magmahalan. Dahil ang pag-ibig ay siya ang katuparan ng kautusan. Walang pag-ibig sa inyo. Pag-ibig lang sa salapi. Meron kayo. O, get nyo na. Ito lang mo. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanila sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. O, see? Mayayabang kayo talaga. Kala nyo, galing-galing nyo. Wala naman kayong binatmat nung kayo nakaupo sa tungkulin. Meron ba kayong nakuha? Sabi ninyo, hindi ko kaya. Hindi mo lang pa kaya.
Ba't makikialam ka pa? Mag-resign ka na. Huwag ka na makialam sa gobyerno. Wala ka palang kaya eh. Ang ninais mo ulit. Uupo ka sa posisyon. Para makadikwat ulit. Para makadikwat ka ulit. Magnasa ka ulit ng salapi. Mayabang ka. Kala mo, banal ka. Nagbabanal-banalan ka pala. Ito lang mo. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Ano mapagtungayaw? Mapamintas. Mapagtungayaw, mapangapi. Pero ikaw ay gumagawa rin ng ganung mga bagay. Matatakasan mo ba ang hatol ng Diyos? Kasi ikaw na humahatol, gumagawa ka rin ng ganung mga bagay. Makakatakas ka ba sa hatol ng Diyos? Wala kang makakatakas sa mata ng Diyos. Tandaan nyo ha. Lahat ay nakikita niya. Sige. Roma Kapitulo 2, Talatang 1 hanggang 2. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay iyong sarili, ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunding mga bagay, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo ba ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? See? Naintindi ba ninyon? Ikaw na hatol ng hatol ay gumagawa ka rin ng ganung mga bagay. At mas matindi pa pala. Makatakasan mo ba yung hatol ng Diyos? Bakit? Ang Diyos ay hukom, di ba? Ang Diyos ba'y duling? Ang Diyos ba'y bobo? Ginawa niyong inutil ang Diyos. Walang makakatakas sa hukuman ng Diyos. Lahat ay pagbabayaran. Tandaan niyo ha. Maliit man o malaki, ilalagay niya sa katulan. Jeremias. Ecclesiastes. Kapitulo 12, talatang 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati niya ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. See? Malalagay kayo sa paghukom. Tandaan nyo. Dahil ang Diyos ay hukom. At ginagawa na niya ngayon na lahat na hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo ay mahatulan na. At ang mga taong ayaw lumapit sa kanya ay nahatulan na rin. Ginabi ko na sa inyo, nandito na siya noong pa 1974, hinihintay kayong lahat. Ayaw nyo lumapit. O yun. Dahil ayaw nyo masaway ang mga gawa ninyo. Ayaw nyo malantad ang ginagawa ninyo. Dahil ilalagay niya lahat na mga bagay na ginagawa ninyo. Mabuti man masama, ilagay niya sa katulan. Judgment. Paghukom. Ganyan na. So, binabaliwala nyo ang Diyos. Ang pinairan nyo, yung hukuman nyo uliko-liko, kampi-kampi, at kaya nyo baluktusin ng inyong mga batas. Ang Diyos, hindi niya ginagawa ganun. Ang batas niya ay matuwid. At lahat ng tao ay harap sa kanyang hukuman at mangumpisal. Kung mangumpisal ka, mapapatawad ka, sabi ko sa inyo noong pa. Kahit na makasalanan kayo, kahit na marami pa kasalanan nyo, kasi kapal na mukha nyo, patatawarin kayo, magbalik, loob lang kayo sa Diyos. Yan ang hinihintay niya. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Gusto niya makabalik kayo lahat sa Kanya. At siya'y handang mamatawan. Sino man tao, huwag kayong maghatulan-hatulan na. Ito po, basahin ko natin, Roma Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 12. Datapot, ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin
ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Alright. So, narinig nyo yan? So, hindi kayo natatakot sa Diyos, gumagawa kayo ng sarili yung paghatol ng hukuman nyo iliku-liko. Ito po ulit, sabi po ni San Pablo sa 13, huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Alright. O, get you na. Lahat kayo matalino eh. Lahat kayo may pinag-aralan. Alam nyo masama at mabuti. So, iwasan nyo masama. Magawa na kayo mabuti. Magtulungan kayo. Kung nabigatan nyo isa, tulungan nyo. Kung nabigatan si Marcos, tulungan nyo. Huwag nyong apihin dahil meron din siyang kakayahan na kakaiba sa inyong kakayahan. Tandaan nyo. Kung hindi nyo kaya makipag-ugnayan sa mga tao, kaya niya makipag-ugnayan sa tao. Alright. Para magkaisa ng prinsipyo at isa lamang na akala. Pero kung namali siya, magturuan kayo dahil yan ang narapat. Mangag-aralan, mangag-turuan kayo. Kailan? Sa araw ng Sabat. Tanda nyo ha. Ano yung Sabat na yon? Yung batas na world order na magpulong-pulong kayo sa harapan ng Diyos at ang Diyos ay babawa at siya ang magsaysay sa inyong mga kamalian para maituwid ninyo ang inyong kamalian. Wala siyang hinahatulan sinuman kundi yun lang nararapat na hatulan. At huwag tayo maghatulan-hatulan dahil pare-pareho kayo makasalanan. Walang matuwid. Wala. Wala. Kahit na isa. Tandaan nyo ha. Ang sabi niya sa akin, ang Malacañan ay tulisan at magnanakaw. Pugad ng tulisan at magnanakaw. Sino nakapugad sa Malacañan? Di ba kayo lahat? Kayo lahat ay natulan ng Diyos. Kayo lahat ay tulisan at magnanakaw. Maiwasan ba ninyo hatulan ng Diyos sa ganyan? Na kayo nasa Malacañan, pugad ng tulisan at magnanakaw. Kaya, kung di nyo kayang ayusin ang inyong bayan, mag-resign na kayo. Eh, umiipal pa si Duterte. Kung tutusin po, siya yung dahilan ng mga tao nagkakamatay ngayon sa mga nabakunahan. Oh, sino may pakanan ng pagpasok ng baksin, Duterte? Si Duterte, tsaka si Duque. Oh, pagkatapos hatulan-tulan yung mga tao na gumawa ng kasalanan, samantalong gumawa rin kayo ng kasalanan, makakatakas ba kayo sa hatol ng Diyos? Kaya nga, sa amin ng Diyos mismo, sa Isaias, hali kayo rito, magkatiwiranan tayo. Sabi niya, di ba? Sa araw ng Sabat, araw ng pagpupulong na sinabi ni Kristo na magpulong kayo at ako'y bababa at ihayag ko sa inyo ang aking kagustuhan. Di ba? Ang tanong ko po dito, bakit hindi nakulong niya si Duterte at si Duque sa ginawa nilang milyong tao nagkamatay? Kaya nila baluktot din na batas at niluloko nila ang taong bayan. Kunyari mababayad sila, pero sila'y taong mararahas. Kaya kukunwaring banal, makukunwaring matuwid. Ginagawa niyong tanga ang tao, ginagawa niyong ulol ang Diyos. Inuulol ninyo ang Diyos. Ano sabi ng Diyos kasi? Walong ginawa niyo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin. Hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. So, kung ano bang ginawa nyo garapal sa mga tao, sa Diyos nyo ginagawa. Tanda nyo yan ha. Kaya akala nyo, Diyos ay patay dahil hindi kumikibo. Ha? Kumikibo siya, pero hindi marinig. Dahil ginagamit niya ang kanyang mga propeta sa araw ng Sabat. Kaya sa alam namin na magkakulo. Dahil sinabi niya, noong New Year pa, this year, 24, magkakagulo ang Pilipinas. O yan na. Hindi kayo lang maglika ng gulo yan. Tandaan nyo ha. Kasi balik mo sa Isaias. Yung hali kayo sa akin. Magkatwiranan tayo. Isaias Kapitulo 1, Talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatwiranan. Sabi ng Panginoon. Lakasan mo. Bagaman ang inyong mga kasalanan
ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Oh, ano ibig sabihin niyan? Matatawarin kayo sa ang Diyos basta makisali na kayo sa kanyang daan. Sino ang daan niya? Si Jesus Cristo? Okay. Ano sabi ni Jesus Cristo? Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Lumapit kayo sa akin para hindi kayo mahatulan. Pero ang ayaw lumapit ay mahatulan na. Hindi ba sinabi? Kaya nandito na kanyang karihan. Nandito na siya. Basta lumapit kayo. Patatawarin na kayo. Kahit na makapal pa sa mukha nyo, kasalanan nyo. Ito nga po ang dahilan kung bakit tayo nilang lumapit. Ayaw nila pasaway eh. Ito po, Juan Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 20. Ito ang dahilan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang magawa. Kaya nga ayaw nila mabulgar yung masama nilang gawa. Kaya ayaw nila lumapit sa ilaw. Talipin ayaw natin. Nila mangumpisal. Ayaw nila magsisi para sila'y mapatawad. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang magawa. Oh, get you na. Ayaw nyo masaway kasi gusto nyo kayo ang masusunod. Kahit na masawa, masama na ginagawa nyo, kayo pa rin ang masusunod. Dahil ginagamit nyo mga tao para linlangin ng mga tao. Niluluko nyo ang tao ng Diyos. Niluluko nyo ang anak ng Diyos. Kung niluko nyo ang mga anak ng Diyos, Diyos mismo ang niluluko nyo. Get nyo na? Kasi po, sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa mo dyan sa kaliit-lita na yan na sumasampalataya sa akin ay hindi mo yan sa kanya ginawa, kundi sa akin. Kaya managot kayo sa bawat gawa nyo sa tao. Sa Diyos kayo managot dahil mahal niya ang tao. Pero kayo, ginagamit niyo ang tao para yumaman kayo. Ganyan na. Yung nga po yung sinasabi ng kapatid nating Lady Min, ginagamit nila yung taong bayan para sa kanila sariling mga interes. Kaya nga. Diretsahan na, interest, yaman. Ang target nila, bilyonaryo, trilyonaryo. Yan ang gusto nila. Dahil yan ang open ni Satanas. Kayamanan ng mundo, ibibigay niya sa taong sumasamba sa kanya. At sino yung mga taong sumasamba sa kanya? Sila yung gumagawa ng pagnanaw, panulisan, panghulimbat. Yan ang sakop ni Satanas. Kaya kayo lahat ay sakop ni Satanas. Kaya lang, sabi ng Diyos, magbalik loob na kayo sa akin. Kayong tumatalikod na anak. Dahil ako'y asawa ninyo. Huwag kayong makipagkasal kay Satanas. Yung makikunayb kay Satanas. Ay asawa ni Satanas. Samantalang, ang Diyos ang asawa nyo, siya ang lumalang sa inyo. Pagkatapos lang alon niya kayo sa Satanas dahil sa offer niyang pera sa inyo. Kinain niyong pera. Di alagad kayo ni Satanas ngayon. Maliwanag ha. Kaya lang, sabi ng Diyos sa Isaias, magmula sa 1 hanggang sa 7, pinayuan na kayo eh. Dahil ang Panginoon, tagapayo. Hari ng kapayapan yan, pero kayo, hari ng kaguluhan. O kaya, pwede ba mangulo yung hari ng kaguluhan? O yung hari ng kapayapan na dapat maghari? Ilagawan nyo kasi ang posisyon ni Kristo, hari na mahari. Pero gusto nyo kayo maging hari. Kapalit ni Jesucristo. Nagkaroon naman po ng pagkakataon si Duterte na mamuno. Eh, wala naman siyang nagawa. Eh, ngayon, gusto na naman niyang... ewan ko ba? Wala kang nagawa ng termino mo na 6 na taon. Ngayon, magtermino ka na naman. Alam kong wala kang nagawa. Inaasahan ko sa iyo na ikaw ay makagawa noon. Tutulungan sana kita. Nag-Facebook pa ako sa iyo. Binaliwala mo. Para matulungan kita. Kaya, ang payo ko sa inyo ay ito. Payo ng Diyos kay Isaias. Ibasahin. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 17. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa. Alright. Ulitin natin ha.
maghugas na kayo. Anong hugasan ninyo? Alisin na ninyo yung masamang plano ninyo. Hugasan ninyo. Oh, maintindihan ninyo? Alisin na ninyo yung mga batas-batas na liko-liko. Hugasan na ninyo. Anong paghugas? Ayusin ninyo. Sige, tuloy mo. Maghugas kayo. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata. O yung kasamaan na sinasabi niya, plano ninyo. Yung plano ng pagyaman ay kasamaan yan. Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan dahil sa plano ng kayamanan, pagyaman. Okay, naintindihan nyo ngayon? Ito din mo pambasa. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. O tapusin nyo niyan, plano nyong sindikato, pangungulimbad ng pera na may pera, ha? Nakamkamin ng pera ng bayan. Alisin na ninyo yan. Ituloy mo. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati. Inyong hatulan ng ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaing bao. O yan. Ang taong bayan ay bao. Protekta ninyo sila sa mga panganib sa kanilang buhay. Ano nga ang magawa niyong protection ay gawin ninyo dahil yan ay tungkulin ninyo. Guess yun na. Kaya nga po sila inihalal ng taong bayan dahil yung taong bayan sasandig sa kanila. Nagtiwala sa inyo ang taong bayan eh. Pagkatapos ang taong bayan inuulol ninyo. Matuwid ba yan na matas? Malang matuwid na matas na ganyan. Sabi ng Diyos, nandun sa Isaiah 56:1, magsigawa kayo ng batas na matuduin, batas na may ipin, hindi yung batas na minuluko-luko ninyo. Binubula-binula ninyo mga tao, walang alam sa batas. Isaiah Kapitulo 56, talatang 1 hanggang 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating. Oh, paano maliligtas ang taong bayan? Kung kayo mismo gumagawa ng kalikuan sa kahatulan. Ano sabi ng Biblia? Oh? Matuwid na paghatol, batas na may ipin. Kasi ang batas ninyo, walang ipin. Palusot kayo parati. Bakit na madiwan ng tao? Kanya-kanyang palusutan ng mga abogado. At tama po sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Talaga? Sabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, ikaw na nangangaral na huwag magnakaw, ikaw pala ang magnanakaw. Oh, yan. Hindi ba batas ninyo huwag magnanakaw? Kayo pala ang magnanakaw? Matatagasan ba ninyo ang hatol ng Diyos? Wala makatagas dyan. Tandaan nyo ha, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Huwag nyo sasabihin, wala kaming hukuman. May hukuman kayo sa lupa, may hukuman kami sa langit. Tandaan nyo, wala makatagas sa hukuman ng langit. Bawat isa ay bahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Tandaan nyo. Kaya po ang sabi sa kanila ni Propeta Isaiah, sabi po dito sa 56, talatang 11, sila daw po yung mga aso. Talaga? Ito po, sabi dito, oo, ang mga aso ay matatakaw. O, ano ibig sabihin yung aso? Bantay. Kayo ang mga bantay na hindi makapagtahol. Paano? Nasupalpala ng bunganga nyo ng pera. Hindi kayo makahatol. Nang matuwid, ikaw magnanakaw, ikaw pala ang magnanakaw. Kau. Alright, isipin niyo mabuti yan ha. Nagbibigay lang ako ng payo sa inyo. Hindi ko kayo inatulad. Ang binasa ko, Biblia, Diyos ang humahatol sa inyo. Bilang payo kapatid, maglikad na kayo ng paggawa ng masama. Dahil panagutan nyo yan sa harapan ng hukuman ng Diyos. So, magpasimula na kayo na gumawa ng mabuti, makisa na kayo sa kapulungan ng mga banal para matuto kayo ng kabanalan, hindi yung kawalangihan. Ito po, tuloy po natin sa Isaiah 56. Kailan na session ninyo sa Malacanian? Walang kabuluhan yan. Sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan, alamang balangkasin nyo na institusyon.
wala ang kabuluhan niyan dahil kayo mismo sumisira sa inyong konstitusyon. Yes, no? E tama po yung sinabi ng Panginoon doon sa Mateo 23, talaga po, na sila yung tagagawa ng batas, sila yung number one breaker ng batas. Yun nga! Kayo ang gagawa ng batas, kayo ang number one na lumalabag sa batas. Kala nyo, Diyos ay duling. Ito po, Mateo 23, talatang 4. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at may hirap na dalhin at ipinapapasa nila sa mga balikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Alam nyo, pasan, batas, ipinairal nyo sa taong bayan, pero kayo mismo ang lumalawag sa batas na yan. Okay? So, sana maintindihan nyo sinabi ko bilang paalala ng isang kapatid na gaya ni Jesucristo para huwag kayong mabulid sa impyerno dahil lahat ng gumagawa ng kasamaan, tandaan nyo, impyerno lahat yan. Nandun ang pasyan ng Diyos sa Apokalipsis 21:8. Kung wala kayo makatakas sa atol ng Diyos, tandaan nyo. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Okay, so na. Noong pa panahon ni Jesus, ayaw na ang tao ay mabulid sa impyerno dahil sa kasinungalingan. Pero hanggang ngayon, ang kasinungalingan na naghari pa rin. Bakit? Anong panata nyo pag kayo na-elect? Hindi ba sinasabi nyo na huwag kayong gagawa ng garapal sa taong bayan? Nangangako kayo sa harapan ng taong bayan na huwag kayong gagawa ng panulisan, pagnanakaw, pandaraya. Pagkatapos ngayon, nalutuklasan na kayo lahat ay mandaraya. Anong kasinungalingan yan? Hindi ba yan ang tinuro ni Jesus, Ama namin, na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, sundin namin ang loob mo, bakit na kaluban nyo ang nasusunod? Hindi ba yan ay kaaway ng Diyos? Roma 8, ng kailangan ng Diyos ay sumunod sa utos ng Diyos. Eh kayo naman, sinusunod nyo ang gusto nyo, dahil pagyaman ang inangan ninyo, na alok ni Satanas, wala kayong naintindihan, mga bobo kayo talaga, kala ko matatalino kayo, bobo kayo. Sige, tuloy mo. Roma Kapitulo 8, talatang 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. O yan! Marami na naman mapahamak na buhay dahil sa ginagawa ninyo, dahil ang kaisipan nyo materyoso, masyado. Nahilig kayo sa laman, pita na inyong malaman na siya sinusunod nyo, na siya magbubulit sa inyo sa kapamakan. O yun, magdulot naman kayo ng kapamakan, gulo-gulo na naman. So, walang kapayapaan. Kanda nyo ha, dahil sinusunod ninyo ang kagustuhan ng inyong pita ng laman. Hindi kayo sumusunod sa kagustuhan ng Diyos na sundin nyo ang kanyang kalooban. Anong kanyang kalooban? Huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi ng dikatotohanan, huwag mo ang kininang pag-aari ng anuman ng iyong kapwa, at marami pang bagay na sinabi ng Diyos na bawal. Yan ang world order. Tapos magtatayo naman kayo ng new world order. Wala namang kabuluhan lahat yan. Tandaan nyo ha. Yung original world order, huwag kang magnakaw. So, huwag kayong magnakaw. Hanggang dito lang, sasabihin nyo nyo ha. Huwag, sabi lang world order, huwag kang magnakaw. Huwag mo ang kinin na ano ang pag-ari na yung kapa. That's an order. That's a commandment. Tanda nyo ha.
Kundi yung masunod yan, talaga kayo inutil. Bobo, walang alam. Kala ko maruno kayo. Wala kayong paniwala. Sa Diyos ninyo, lalumalang sa inyo. Kayo nilalanglang, pagmamalikan nyo lumalang sa inyo. Mabuti, binigyan kayo ng Diyos, binigyan na Diyos sa inyo si Jesus Cristo para magpakilala ng mabubuting gawa para masundan ninyo. Pero ano nasunod ninyo? Yung masasamang gawa na upo ni Satanas dahil sa pera. Okay? So, ito po yung dadagdag po natin, yung iniaral po ni Apostol San Pablo sa Efeso, Kapitulo 4, Talatang 17. Huling mensahe po ito. Ayon po kay Apostol San Pablo, ito ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad na gaya naman ang lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. O anong hiwalay nyo? Buhay ng Diyos o buhay ni Satanas? Alin pagkumpere nyo? Ang buhay ni Satanas kakaiba sa buhay ng Diyos. Dahil sa kangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. O, sino naghikayat sa inyo? Di ba Satanas? Ngunit kayo'y hindi na nga tuto ng ganito kay Kristo kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya gaya ng katotohan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Oh, yan ang gusto ni Pablo. Hiwalay na nyo. Una yung gawa. Pag nanakaw, pandaraya, panulisan, tulukan nyo na yan. Magbagong buhay na kayo. At magbalik loob na sa Diyos. Talaga. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Oh, yan yung mga payo ni Pablo na nanggaling kay Jesus. Dahil si Jesus patay na nung magsalita si Pablo at si Pablo ang ginagamit niya para may pagpatuloy kanyang misyon. Kasi pinatay nila si Jesus dahil ayaw nila turo ni Jesus, pero nagpatuloy ang turo ni Jesus kay Pablo. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap ng isa't isa sa atin. O see? Maliwanag, sangkap ng isa't isa. Ibig sabihin, katawan tayo lahat ni Kristo, kaya tayo lahat ay magtutulungan para sa kabubuti ng ating bayan. Mag-aralan, magpayuhan, magbantayan. O. Kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ng Diablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkos magpagal, nagawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. Alright. Hindi yung nakawin mo tapos ibigay mo sa nangangailangan. Di pinakain mo ng mga tao sa nakaw. So, alisin yun na yan ha. Magbago na rin kayo, sabi ni Pablo. Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ay sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Kilala ba ninyo ang Espiritu na yan? Hindi. Yan ang tinatawag ninyong Watcher. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala at magmagandang loob. Kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa na gaya naman ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya ikaw ngayon, kagalang-galang na tutarte, binati kita ng kagalang-galang,
Pero wala akong alam na kagalang-galang na ginagawa mo ngayon. Dahil hatol ka ng hatol na ikaw rin ay gumagawa ng ganun mga bagay. Lisanin nyo na yan. Magbihis na kayo ng bagong pagkatao. Ha? Magbago na kayo sa madaling sabi. Tuldukan ninyo ang magawa ng masama para ang Diyos ay hindi na magagalit sa inyo. Alright? So ito lang ang sabi ko sa inyo. Sana naunawan nyo sa akin ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo maunawan yan, bobo kayo talaga. Matatalino nga kayo, mataas pinag-aralan nyo. Wala kayo naintindihan. Eh, wala naman po kasi nagtuturong matino sa reliyon nila. Ang spiritual advisor ni Duterte, si Kibuloy eh. Oh, Kibuloy na yan. Tulisan, magnanakaw. Eh, di yung tinuturoan niya, ganun din. Kaya, baka pinapayo niya, tulisan din, magnanakaw. May nais lang. Si Duterte, ay si Kibuloy, kay Duterte, na makakuryat na maraming pera. Kaya nga po ang huling paalala ni Apostol San Pablo, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig. Oh. Gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hay na tandog sa Diyos upang maging samyo at masarap na amoy. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Ang pastor na pinagkalob sa atin, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman o tanawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating pong itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.